Sa vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo ang full itinerary ng 9 days at 8 nights na pag-i-stay namin dito sa Batanes. Napuntahan namin ang North and South Bataan, ang Sabtang Island at ang Itbayat Island. Ipapakita ko sa inyo ang highlights ng travel na ito. So sit back and relax at ating enjoyin ang vlog na ito. This is it! Excited na ba kayo? Yes! No! Let's go! Sa unang part ng Batanes vlog, pinakita ko ang journey namin papuntang Batanes mula sa Manila. Inilagay ko ang lahat ng mga detalye at pati ang mga naging problema sa flight na ito. Isinama ko na rin ang kabuuang gastos sa flight na ito para sa mga nagbabalak din na pumunta ng Batanes. Kaya kung gusto mo mapanood ang kabuuan ng vlog na ito, pwede mo i-click ang video sa description box sa baba. She's a little bit crazy. Mating na po ang aming sundo kapunta ng hotel. Marami nagtanong sa akin kung saan daw ba ako nag-book ng Batanes Tour. Dito yan sa Batanes Status Travel and Tours. Nag-offer sila ng package depende sa pangangailangan nyo. Sa package ay kasama na lahat ang tours, accommodation at pati itong sasakyan na ginagamit namin. Ang hindi lang kasama ay ang Itbayat Batanes Tour. Uy, lapit lang pala. Lapit lang. Uy, ito na guys. Di pasok. The vocals. Okay. Good morning po. Good morning po. Sige po. Salamat po. Hello. Taga dito ka po? Ano pong pangalan mo? Ready? Catch! Kinain niya? Mm-hmm. You're so cute naman. You're so cute naman. You're so cute naman po. Huh? You're so cute naman. So, so cute. Sino ko si David? Good morning. Lunch na tayo. Tara, kain tayo. Bale, ang room namin niya pala ay dalawa. May sariling room si David. Kinawa namin itong 104 at 105. Sa loob ng 9 days, dito kami nagstay sa The Vocals Inn. Ito ay pagmamayari ng mag-asawang Beth at Robin The Vocal na sobrang bait. Bukod sa pagiging cozy at aesthetic ng lugar na ito, ang mas nagustuhan ko ay kung paano kami nila tinrato dito. Na akala mo'y kami ay kapamilya nila. Yeah.
So ngayon ay 2:30 na. Ngayon ang gagawin natin ay hahanap tayo ng restaurant. Titingnan natin ang itsura ng bayan. So let's go, samahan niyo kami. Ang sumunod na vlog na in-upload ko ay ang walk tour ng Basco Batanes. Dito makikita natin kung ano ang itsura ng Basco umaga at gabi. Makikita rin natin dito ang iba't ibang establishment sa Basco at ang iba't ibang bahay ng mga Ipatans. Kung ikaw ay interesado at gusto mong makita ang itsura ng Basco, i-click mo lang ang video sa description box sa baba. Mapapanood mo ang full video ng walk tour ng Basco Batanes. Medyo maulan niya yun, maambon. Hindi maganda yung panahon masyado. You look like a cow, ha? You're so cute. You look like a cow. Hindi po. Ay, di ba? Ano sa tao? Oo eh. Nakawala eh. Hello. I-try mo kaya? Bait-bait mo naman. Okay mo yung ano? Wait. Ngayon ay December 28. Ang tour namin ngayon ay North Bataan. Problema lang ngayon kasi umuulan. Sana umaraw maya-maya. Kasi medyo lumalakas yung ulan. Yung North Bataan tour daw ay medyo konti lang. Kaya siyang gawin hanggang kung nagsimula ka ng 1 p.m. ay matatapos ka daw ng 6 p.m. Ito ang first day ng tour namin. Nandito na nga sila, oh. Look. Hi, ma'am. Asensya na po. Ito na ako po. Guys, kung makasakang, ganyan yung sumunod na. Ang lunch area natin is dyan sa may Harbor Cafe. David, baba na. Medyo gumanda na yung panahon, sana tuloy-tuloy na. Mainit na ulit dito. Ang aming pong tour guide ay si Ma'am Juliet. Let na lang. Nawawala daw si Romeo. Siya ang magtutour sa atin dito sa Batanes. Ang sumunod na vlog naman ay ang North at South Bataan Tour. Ito ang official start ng tour namin dito sa Batanes. Dito pa lang sa North Bataan ay napakarami na namin nakita at natutunan.
Kung gusto mong mapanood ang full video ng North and South Bataan Tour, ilalagay ko ang link sa description box below. It's December 29, 5 a.m. Pupunta kami sa Sabtang Island. Yan ang problema. Umuulan. Yanag yun. Lakas, di ba? So magbabangka kami papuntang Sabtang. Hindi ko naman alam yung alon pagka ganito. Sana naman wag naman wild, no? Natatakot ako. Ano ngayon ang temperature? Parang 21. Pag ganito ba kaulan, maalon yung dagat? Hindi naman. Hindi daw. Pero tandaan yung pag local na nagsasabi. Medyo delikado yan. So yung mga basic sa kanila sa turista, hindi. Antay po namin yung breakfast namin. Si Mambit po ang may abi nitong The Vocals. Napakabait ni Mambit. Thank you po, ma'am. Opo. Malamig. Lumamig na yung panahon. Kulo naman namin. Pero ano, awa ng Diyos. Wala pa ang lumubog. Wala po. 24 years na ako dito, sir. Yung mga Chinese nga na ano namin, guest namin, pagdating niya. Noong time na yan, ang ganda-ganda daw nung punta nila, sabi niya. Ang ganda-ganda ng punta namin, nung pagbalik daw nila, bundok daw. Inaakot niya ako, sabi niya, buti na lang, buhay na. Ma'am, thank you. Okay, thank you po sa kwento. Ingat mo, sir. Ma'am Beth, see you later po. Apo. Nang sumunod na araw, ang tour naman na ginawa namin ay ang Sabtang Island. Since ang Sabtang ay nasa kabilang isla, kailangan namin sumakay ng bangka para makarating doon. Na-vlog ko ang buong journey na ito at pati ang lahat ng mga lugar na napuntahan namin dito sa Sabtang. Kaya kung interesado kang makita at matuto ng history ng lugar na ito, pwede mong i-click ang video sa description box sa baba.
morning. Today is December 30, 2023. 2 days before matapos ang taong 2023. 6:58 a.m. Kami ngayon ay pupunta ng Itbayat, Batanes. Good morning, ma'am. Kain na po. Mag-copy na kayo, sir. Sabi ko, nabablog si sir eh. Lager pa rin. Hindi ka lang kahilo mong airplane sa sakit mo. Noong sumunod na araw naman, pumunta naman kami sa Itbayat Island. Ang tour na ito ay hindi kasama sa mga Batanes tour package. Kaya kung gusto nyo makapunta dito, kailangan kayong mag-book ng separate at gumastos ng additional. Pero para sa akin, sulit ang gastos na ito sa pagpunta namin sa Itbayat. Dahil para sa akin, itong isla na ito ang pinakamagandang napuntahan ko dito sa Batanes. Hindi lang dahil sa kakaiba ang mga nakita kong tanawin dito, kundi pati ang mga bakas ng nakaraan ng mga ninuno nating mga Pilipino. Kung gusto ninyong maintindihan ang sinasabi ko, panoorin nyo ang vlog na ito. December 31, 7 p.m. We're back in Basco. Sobrang lakas ng ulan. Wow, may mga nag-iingay na rin dahil nga New Year's Eve. Kaya mukhang mapupornada ang mga fireworks ngayon. Dahil pupunta sana kami sa Capitol mamaya para manood ng fireworks. Yan, hindi ko lang kung matutuloy kasi nga sobrang lakas ng ulan. At nag-rent pa ako ng motor, guys. Ha? Hindi ako makapag-motor kasi nga lakas ng ulan. Tatakot ako pag-alwala ako sa ulan dito sa Basco, syempre. Madali kasi makancel ng mga flight dito dahil nga. Malit yung iba planong gamit ng PAL.
tradisyon kasi yan daw dito sa Pasko. Pagka mag-New Year, pinapaingay ang mga motor. Ayan na, nagsisimula na. December 31, 12 a.m. na. Grabe, sobrang lakas ng ulan dito sa Pasko, Batanes. Dapat manonood kami ng fireworks doon sa Kapitolyo. Eh, hindi na nga natuloy dahil nga sobrang lakas ng ulan. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. So, hindi na kami natuloy. Ayun, so kitang-kita lang bukas ulit dahil wala na. Matutulog na lang kami. No choice. Hey, may fireworks pa rin. Kinalay pa rin na yung fireworks kahit maulan. Hey! Ang konti ng fireworks. Bebe, ang hiyop na mo mag-fireworks ng ganito. Sobrang ulan. Ayun yung mga motor na ibinig nyo. Hey! See you tomorrow na lang, guys. Labay na. Hello, Blue. Kamusta ka, Blue? Ba't wala ka kagabi? Good morning, guys. It's 8 a.m. January 1, 2024. Masungit ang panahon ngayon. Itong Mio na yung event ko. Hindi ko nagamit kagabi. Wala eh, hopya. Kasi nga, ang lakas ng ulan tsaka hangin. It's January 1, 2 p.m. Naggrabe na yung lamig dito. Umagsak ang temperature tapos umuulan pa. Ito yung motor na nivent ko kahapon. Hindi ko siya magamit dahil nga umuulan. Dusaw na yung 1K ko. 1K yan per day eh. Pang 1 day ngayon. Dilusaw na yung 1K ko. Pati yung ginas ko dyan. Anyway, hanap kami ngayon ng mga kainan. Mahirap daw maghanap ngayon ng kainan kasi ngayon ay January 1. Ang lamig! Dahil siya sa pagkakaapak. Guys, malamig ba? Malamig ba? Hindi. Hindi. Hindi alata. Hi. Hello po. Bakit biglang bumaba yung temperature? Wala akong tao sa daan o kami lang. Ayan na naman o. Oh. Ayan na naman o. Oh. Oh. Sige. Alam nyo, ang weather sa Batanes ay ganito talaga. Super unpredictable. Walang nakaka-predict. Ba't na wala yung mga tao dito? Kahapon ang daming tao dito ah. Dahil New Year lang. Oo. Sarado eh. Welcome, we're open. On the rise. Okay. At ba? Doon mayroon ako nakita pala. Ang dami na namin nilakad dito. Wala pa rin open. Oh, wala kami makakainan. Hopefully dun sa dulo, dun sa may malapit sa dagat ay meron. Hi! Hi! Hello! Open po kayo. Sana bukas sila. Close din sila. Malas yata ngayon January 1 ah. Close lahat yung mga establishments. Ano tayo? Ayun yung dulo. Malapit na sa beach. Gagawin natin. Saan tayo? Hindi ko alam eh. Saan tayo pupunta nga ba? Wala na eh. Wala na akong alam. Ano kaya yung significance nila sa ano? Oo nga pala. Nakahanap kami ng kainan dito sa may bazaar. Lamin lang ang open ngayon. At stress ng hapon. Buti na lang may bukas. So lahat ba may sakit na? Ito lang kasama ko, may sakit na. Ako na lang natitirang buhay. Mukhang pasunod na rin. It's raining again. Grabe. Ano yun? Amin nag-video ko. Lasing oh. Lasing ba? Lasing oh. Pre, lasing pre. Ano? Ito ba? Oh! Ang lakas ng amat si kuya. Sino talaga kaya yung sarili nyo? Mabagsak na siya, konti na lang. 10:30 na. Medyo kuminto na yung ulan. Umuulan pa rin pala. Kala ko wala nang ulan. Ala!
Kaso yan? Oh, si David, oh. Oh. Awak. Nakananakin pa yun. Grabe malagin si David. It's January 2. Parang cancel na naman yung ano namin, tour namin ngayon dahil maulan pa rin. Masama pa rin ang panahon. Iniisip ko kung magtutour na kami ng South Bataan. Kaya lang baka masayang. Ngayon, breakfast muna kami. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin ngayong araw. At kung kaya ba ituloy yung South Bataan tour mamaya. Hi, Blue! Kamusta ka? Kain ka, Blue? Chimken? Saan mo, chimken? Naamoy mo? Naamoy mo yung chicken, no? Ano ka na? Ligyan kita chicken. Sarap? Ha? Sarap? Sarap ba, Blue? Ha? Sarap? So, it's January 2, 2024. Pero hindi pa rin kami makalabas dito sa Basco. Para bigyan kayo ng context ang weather forecast. Ayan ay Tuesday. Buong Tuesday, dilaw na dilaw. Walang pag-asang umaraw ngayon dito sa Basco. Pagka December, medyo mahirap mag-travel dito sa Basco kasi super unpredictable ng weather. Monday morning blues, I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything. Dahil nga ulan ng ulan nitong mga nakaraang araw, ang South Bataan Tour ang naiwan sa tour namin. Pero ganun pa man, natuloy pa rin. At ito na rin yung pinakalas na tour namin dito sa Batanes. Kung gusto mo mapanood ang kabuuan ng North and South Bataan Tour, pwede mong i-click ang video sa description box sa baba. Wednesday, Thursday, Friday, life is a bliss. Waking up with you in my arms, I've got it all, nothing's amiss. Everything is beautiful. Sunday morning snooze with breakfast in bed, and I listen to the song in my head. It sings of you and the things that you do, 'cause you're everything. We'll be right back.
20 degrees Celsius ang temperature ngayon. Tapos na ang aming tour officially. Mag maumotor ulit. Hey! Walang galang na po sa inyo dalawa. Kakaliwa after nitong bintang. Ay. Signal light. Wala, hindi makita. Yun. Beef steak po. Lunis. Ayan, pako salad. Let's see. Ganun. Ay, mag-stand. Ganun ko? Mag-ala naka-stand. Ayaw niya mag-ala. Bye, David. Bye. Bye. This is our last day in Basga, Batanes. So, January 3 na pala ngayon. Kaya may pasok na yung mga bata sa school. Bumili kami guys. Bumili kami guys ng painting. Pangalawang gallery art. Hanap ulit kami ng art gallery. Gagawin tayo isa pa. Chavez. So ito na yung huling kain namin dito sa Bataan. Dito pa rin. Bukas pa. Huling dinner pala. Huling hapunan. Dito pa rin kay Cafe Pampayuhay. Ang ating tropa. Ang tabi. Ito yung Arius. Tama ba? Arius Coffee. It's January 4, 6 a.m. Pauwi na kami ngayon sa aming 9 days dito sa Batanes. Sobrang dami naming na-experience. At saka madami kami natutunan. Last breakfast here in the Bohols. Blue! Bye-bye, Blue! Blue! Bye-bye, Blue! Blue! Amin na kami, Blue. Una, bye-bye. Bye-bye na, alis na si Seth. Ayan lang si Blue. Yung natalim namin, no? Blue! So si Uno sali daw. Sali daw si Uno. Tsaka si Sprite. Wala naman si Blue. Bye-bye, Blue. Bye-bye, Blue. Naaalala ko noong 2012, napanood ko ang programa ni Chris Aquino na Chris TV. Na-feature niya doon ang Batanes. Magsimula noon ay pinangarap ko nang makapunta sa lugar na ito. Pero ng mga panahon na yon ay napaka-imposible. Ngunit pagkatapos ng mahigit isang dekada, nakarating ako at ang aking pamilya sa paraisong ito. Sana'y maging inspirasyon sa ating lahat ang maikling kwento na ito. Sana'y huwag nating sukuan ang mga pangarap natin noon. Gaano man katagal, gaano man kaimposible sa tingin natin. Pero kapag pinagkaloob ng Diyos, ito'y siguradong mangyayari. Sana ay may natutunan kayo sa mga vlog na in-upload ko at dun sa mga hindi pa nakapanood, sana po ay panoorin ninyo.
Maraming maraming salamat po sa mga nag-like at nag-comment sa mga vlog namin dito sa Batanes. Maraming salamat din po sa mga Ivatan na aming nakilala dito sa Batanes. At higit sa lahat, maraming salamat po sa Diyos.